Nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng Mansalay sa Oriental Mindoro dahil sa tumitinding epekto ng El Nino. Sa ngayon ay nasa 700 magsasaka na ang nakaranas ng tagtuyot sa kanilang sakahan. Si Luisa Erispe sa detalye. Tumigil muna sa pagtatanim ngayon ng ilang magsasaka sa Mansalay Oriental Mindoro. Imbis kasi na makabuhay ng palay, natutuyot na ang mga sakahan sa kanilang lugar dahil sa El Nino. Sabi nga ng magsasakang si Mang Nick, ngayon unti-unti na lang siyang lumilipat sa pangingisda dahil nawawalan na siya ng pag-asa na kumita mula sa pagtatanim. Umaani po ako ng 80, mahigit doon. Ang naani ko lang po ngayon, wala pang 20. Dahil sa kakulangan sa tubig. Wala nga ang palay, di wala nga na buhay. Yeah, kuminsan na manti kami, nalambat sa tabing dagat. Sabi naman ng lokal na pamahalaan ng Mansalay, matindi na talaga ang sitwasyon ngayon sa kanilang bayan. Kaya nga nagdeklara na sila ng state of calamity dahil higit 700 ng magsasaka ang apektado ang lupa dahil sa tagtuyot. Kaliwat kanan pa ang grass fire dahil sa tindi ng init. Apektado na kami ng El Nino. Wala na talagang wala ang pag-ani. Dadaing na ang mga tao na talagang wala na kami. Wala ng tubig. Wala na sa mga palayan. Sabi din ng LGU, pangunahing kabuhayan sa Mansalay ang pagsasaka. Kaya sana matulungan na sila ng national government dahil baka mauwi sa taggutom kung walang darating na tulong, lalo na 4 million na lang ang calamity fund nila. Kahit kamuti na nakabaon na, ninanakaw pa. Dahil sa hirap na ng buhay. Dahil mas nahihirapan ng aming mga laborer farmers. Ang inihiling namin sa national government, tulungan kami. Dahil paubos na rin yung aking fund, calamity fund. Malapit kasi nitong last quarter o 2023, nadali ako ng ASF. Mahihirapan talaga kami. Kailangan ko talaga tulong ng national government. Hindi lang financial kundi pati sa pag-construct ng tulong na magkaroon ng irrigation dito. Ayon naman sa National Irrigation Administration, tuloy-tuloy na ang pag-abot nila ng tulong ngayon sa lahat ng lugar na apektado ng El Nino. Para sa Mansalay, na isa sa natukoy nilang high-risk na lugar ngayong tag-init, may inilalaan na silang drilling at iba pang tulong para sa irigasyon. May mga proposed high dams po kami doon, hindi lang sa Oriental Mangan, pati sa Occidental, may Bulacan area. Meron po kami mga proposed ngayon na mga solar pump irrigation. At yun po yung aming gagawin ngayong taon para makabawi po tayo doon sa mga naapektuhan nating area. Magsasagawa po ang NIA ng third cropping. Sabi pa ng NIA, imbis na palay, pwede pa naman magtanim ng high-value crops sa mga palayan, lalo na sa mga lugar na meron silang irigasyon. Nakikipagtulungan pa sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para matugunan ng problema sa El Nino. Sinisiguro din nila sa pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno, hindi nalalala pa ang sitwasyon sa mga susunod na buwan, lalo na at inaasahang 3 hanggang 4 na buwan pa ang El Nino. Ito pong El Nino na ito, hindi lamang po niya ang tutulong sa kanila, di ba? Ang gusto nga ng ating Pangulo, coordination approach ito, para yung mga hindi ho nakapagtanim na ating mga farmers ay mabigyan po ng dole ng kanilang tupad program at ng DSWD. Sa ngayon, 3 na ang lugar na nasa state of calamity dahil sa El Nino. Ito ay Bulalakaw at Mansalay sa Oriental Mindoro at nagdeklara na rin ang Zamboanga City. Sa datos ng NDRRMC, higit 1.2 billion na ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng tagtuyot. Pero aabot na naman sa higit 362 million ang tulong na naibigay ng gobyerno sa nasa 71,000 na individual sa bansa. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.